Sa isang buong pahinang issue na lumabas noong 12 Desyembre 1930, makikita ang mismong paglabas ni Kenkoy mula sa bote ng tinta at saka nagtangkang magsulat ng pagbati ng maligayang Pasko. Hello mga nilalang ng Santilakpan, mapagpalayang araw sa inyong lahat. Narito tayo ngayon sa unang episode ng series nating 1001 Pinoy Comics na tungkol sa mga nobelang comics sa Pinas. Gusto ko magpasalamat sa pamilyang Samson ng Pampanga, sa archives ng Manila Bulletin sa Intramuros at sa Rizal Library ng Ateneo sa pamumuno ng direktor nitong si Juan Totanes para sa lahat ng tulong nila sa pananaliksik ko. Sa episode na ito, gusto kong ipakilala ang napakahalagang ambag ng Liwayway Magazine sa pagkahubog ng comics sa bansa, gayon din ang ilang mga itinuturing kong proto-nobelang comics at ang paglitaw ng posibleng kauna-unahang manananggal sa comics. Kaya kung hindi pa kayo nagsusubscribe, i-click sana ninyo ang subscribe button at ang notification bell. I-like din sana ninyo itong video at i-share sa mga kakilala para mas marami pang makapanood. Maraming salamat! Napakalaki ng ambag ng Liwayway sa kasaysayan ng panitika ng bansa bilang pangunahing popular na tagapaglathala ng maikling kwento, sanaysay, tula at nobela simula pa noong 1922. Dito rin unang nalathala ang ilang itinuturing na mahalagang muhon ng panitikang Tagalog tulad ng Tulang Ako ang Digdi ni Alejandro G. Abadilla, ng maikling kwentong Uhaw ang Tigang na Lupa ni Liwayway A. Arceo, at ng nobelang Sa Mga Kuko ng Liwanag ni Edgardo M. Reyes. Subalit, maliban sa mga itinuturing na higit na tradisyonal na anyo ng panitikan, napakahalaga rin ng ambag ng Liwayway sa pagkahubog ng comics sa bansa. Noong 1929, nakilala sa mga pahina ng Liwayway si Kenkoy, ang kauna-unahang tauhan sa comics sa Pilipinas mula sa seryeng Album ng Kabalbalan ni Antonio Velasquez at Romualdo Ramos. Noong 1934 ay inilathala ang aklat na Album ng Kabalbalan ni Kenkoy, ang itinuturing na kauna-unahang aklat comics sa bansa, na pagtitipon ng mga pahina ng comics na naunang lumabas sa Liwayway. At may pagpapakilalang patula pa ito ng hari ng baligtasan noon na si Joseng Batute o Jose Corazon de Jesus. Sa simula't-simula, taglay ng Kenkoy ni Velasquez, katuwang niya nga noong mga unang sapagkathanang serye si Ramos, taglay nito ang isang modernong sensibilidad na makikita hindi lamang sa matalas na puna sa mga isyung kontemporanyo at sa komiko at madalas na mapanguyam na hawak sa wika. Wait a minute! Kundi maging sa metakamalayang nasa serye na lagit-laging nagpapaalala sa konstruksyon nito bilang isang comics. Halimbawa, sa isang buong pahinang issue na lumabas noong 12 Desyembre 1930, makikita ang mismong paglabas ni Kenkoy mula sa bote ng tinta at saka nagtangkang magsulat ng pagbati ng maligayang Pasko sa pahina bago muling tumalon pabalik sa bote nang makita niyang parating na sina Ramos at Velasquez. Nasundan ang Album ng Kabalbalan ng iba pang tapusang comic strips sa Liwayway tulad ng Si Goyo at Si Kikay ni na S. Reyes at Pibo Romeo, Huapero ni na Teodoro V. Rey at J.M. Perez, at Ponyang Halubaybay ni na Ramos at Velasquez noon ding 1931. Nadagdagan pa ng nadagdagan ang mga serye ng comic strip ng mga sumunod na taon. Subalit, noong 1932, nagsimulang maglathala ang Liwayway ng maituturing na precursor ng nobelang comics o mga comics na hindi tapusan at sa halip ay kailangang subaybayan sa pamamagitan ng mga tatawagin nating proto-nobelang comics na Kasaysayan ng Dalawang Puso na ipinakilala bilang Kasaysayang Nakalarawan nina Teodoro V. Rey. Bawat labas ay may apat na panel o kahon ng larawan at may prosang teksto sa ilalim ng bawat panel. Mukhang dito unang ginamit ang isang salita na mahalagang bahagi ng tuluyang nobelang prosa at magiging mahalagang bahagi ng anyo ng nobelang comics sa dulo ng bawat labas bago ang wakas. Ano yon? Itutuloy. Kapansin-pansin sa akda na hindi nakalagay kung sino ang ilustrador, kaya maaari bang ipagpalagay na si Birey rin ito? Pero bahagi rin ng mahabang kasaysayan ng comics sa bansa, isang kalulungkot na kasaysayan, ang higit na pagkilala noong una sa manunulat kaysa sa ilustrador. Kaya hindi rin malayong may ibang nagguhit nito, subalit hindi kinilala sa comics. Sinundan ang akda ni Birey ng Ang Kidlat sa Silangan, na ipinakilala na bilang
akda at larawang guhit ni Gregorio Sicoching. Kaya hindi tulad na kay Viray, masigurado tayong Sicoching din ang nagguhit ng mga larawan sa serye. Kapareho ang anyo nito ng kay Viray. May apat na panel ng larawan bawat labas at may mahaba-habang teksto sa ilalim ng bawat panel na karaniwang lumalampas sa sandaang salita at may itutuloy sa dulo ng bawat labas hanggang bago ang huling labas. Sicoching, syempre, ang ama ng isa sa mga magiging mahusay na manunulat at ilustrador ng comics, si Francisco V. Coching, na ginawaran ng pagkilala bilang pambansang alagad ng sining sa Sining Bisual noong 2014. Isang mahalagang hakbang sa formal na pagkilala sa ilustrasyon sa comics bilang isang anyo ng sining, nakahanay ng mga mas klasikong sining tulad ng pagpipinta at iskultura halimbawa. Subalit, bago nga nakilala ang mga akda ni Francisco V. Coching sa Liwayway matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, nauna munang sinubaybayan ang mga akda ng kanyang ama. Nasundan ang angkidlat sa silangan ni Gregorio Coching ng Sa Impyerno ng Lahi Natin noong 1934 na nasa ganoon ding proto-nobelang comics na anyo. Matapos ang Sa Impyerno, isinulat din ni Coching ang Si Dumagit noong 1934, subalit iginuhit na ito ni Francisco Reyes. Kaiba sa dalawa niyang naunang proto-nobelang comics, nasaan yung patula ang teksto ng Si Dumagit. Bawat panel ay may 12 taluktod na may 18 pantig bawat taluktod at may isahang tugma ang unang 6 na linya at may isahang tugma rin ang huling 6 na linya. Hindi lang ito basta proto-nobelang comics, kundi isa ring tulang pasalaysay. Dahil sa personal na interest ko sa mga kagilagilalas na nilalang sa bansa, laking tuwa ko pa nang makita ko sa pahina ng isang labas nito ang paglitaw ng isang manananggal na makikita sa lahat ng 4 na panel. Maaaring ito ang unang paglitaw ng isang manananggal sa isang nobelang comics sa bansa. Nagustuhan niyo sana ang episode natin ngayon at abangan ninyo ang mga susunod pang episode. Muli, kung hindi pa kayo nagsusubscribe, i-click sana ninyo ang subscribe button at ang notification bell para updated kayo sa mga bagong episode. I-like din sana ninyo itong video at i-share sa mga kakilala ninyo para mas marami pang makapanood. Mag-comment din sana kayo sa iba ba ng mga paksang gusto ninyong talakayin ko sa mga susunod na video basta may kinalaman sa panitikan, pagsusulat, at kagilagilalas. Lalo pa kung tungkol sa nobela, Pinoy comics, o kahit Janus lang. Kung gusto ninyong suportahan ang mga ginagawa ko, bisitahin lang ang patreon.com/easysummer para magkaroon ng access sa lahat ng aking works in progress. Salamat sa lahat ng aking patrons, lalo na sa aking mga bathala at santinakpan patron na sumusuporta sa paggawa ng mga video na ito. Paano? Hanggang sa susunod, takits tayo!